Pansamantala munang isinara ang parisan na ito sa barangay Kuliling sa San Carlos City, Pangasinan. Ito'y matapos na manakawan ang crew ng stall noong September 21, pasado alas 11 ng umaga. Ayon sa salaysay ng biktima, nag-order ng pares ang lalaki at saka nag-order din ng kanin. Nang maging abala ng crew sa paghahanda ng mga order, tinangay ng suspect na nagpakilalang customer ang mga gamit at ID ng mga crew na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Nasayang po siya. Pati yung kanin nga, yung last na rice na yun, sabi ng kasama ko, ate, loto ko na lahat to, yun. Eh yun nga po, syempre po, excited po kami na yung, ano, natuwa kasi, meron na tayong ano, customer. Kasi po talaga, medyo ano po doon, yung kainan na yun, bagong bukas lang po, ilang araw pa lang, 4 days, eh hindi pa ganun ka, ano, ka benta. Eh natuwa kami, tiba-tiba tayo ngayon, sabi ko dun sa kasama ko, yung pala siya yung tiba-tiba sa amin. Pero nang mapuno din nito ang CCTV ng isang lalaki na tumangay din ng isang cellphone sa bahay ng Santa Barbara, kinumpirma niyang ito rin ang nagnakaw sa kanilang stall. Oh, Diyos ko Lord, Diyos nang bahala sa iyo. Kung nasan ka man, kuya ka, naku, makonsensya ka sa mga ano nanakawan mo kasi hindi rin madaling kitain ng pera eh. Ang laki-laki mong tao, naku, magbalat ka ng buto. Kami pang nagtatrabaho talaga yung nanakawan. So, until now, trauma pa rin kasi talaga ako. Sabi ko sa boss ko, kung mag-re-resume sir, baka hindi ko maipangako na babalik na ako kasi, grabe. First time ko rin kasi nangyari sa akin. Anya, parehas din ang modus ng suspect sa 10 food stall na ninakawan din nito umano. Pero ayon sa barangay, hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek. Anong gagawin namin? Hindi namin kilala. Tsaka yung motor niya, walang plate number. Bagay na ikinabahala ng barangay, lalo pa't ito ang unang beses na nakapagtala sila ng nakawan. Kaya paalala nila sa publiko. Siyempre, kainan yun. Normal lang naman, napupunta yung tao rin para kumain. Customer eh. Yan, alam nila, customer siya. Yung pala, magnanakaw na. Kaya talaga maraming magnanakaw, kaya konting ingat lang kasi alam mo, hirap lang buhay. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng San Carlos PNP, pero wala naman daw silang natatanggap na reklamo dito. Dahil dito, naaalarma din ang iba pang biktima ng nakawan na ayaw na rin magpakilala. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng Pangasinan Police Provincial Office, pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Jose Robert Invento, para sa Luzon Headline.